yan po ay walang nangyayari. Kaya subukan natin magiging positibo sa lahat ng ating mga gagawin ito upang tayo po ay makaranas naman ng kaginawaan sa ating buhay. Mga mamis, ngayon po ay pulmon. So, ang pulmon ay sinasabi nila na dyan po ang positive enerhiya na nagdadala ng mga magandang bagay na mangyayari sa ating buhay, lalong-lalo na kung tayo po ay may taus-pusong paghihingi nito, mga mamsi. Alam nyo ba na ang pulmon, ito po ay pinapaniwalaan sa mga psychic healer o sa kahit anumang mga albularyo na ito po ay malakas ang kanyang positive enerhiya na daladala nito sa ating buhay kung tayo po ay may kaalaman, mga mamis. So, ang isi-share ko ngayon sa inyo, mga mamis, kung naalala nyo, minsan nalang po akong nag-share ng water technique. So, ang water technique na ito, mga mamis, ay marami na rin po ang gumagawa nito at sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, ginagawa din po nila ang water technique dahil naniniwala sila na sa pamamagitan nito ay mapapagaan ang ating buhay at dadaloy ang kasaganaan sa ating buhay dahil pinapaniwalaan nila ang tubig ay malaki ang dala sa ating buhay. Dahil ito po, mga mamis, ay pinapaniwalaan na water is life, kung kaya naniniwala sila na ito po ay malakas din itong panghatak ng swerte sa ating buhay or pagwawas out ng mga kamalasan sa ating buhay. Kung kaya, ang isi-share ko sa inyo ngayon, mga mamis, ito na po siya. Kailangan po natin ang ating glass, na clear glass, mga mamsi. So, ang clear glass na ito ay kailangan nating lagyan ng tubig. So, ang tubig na ito, mga mamis, ay titiyakin natin na ang ating ilagay ay ang pwede nating inumin. So, maglagay kayo ngayon ng isang basong tubig sa ating glass. Isang basong tubig sa ating glass, mga mamis. So, ito po siya, mga mamis, ang ating gawin nito ngayong pulmon, mamayang gabi, dahil pulmon na kagabi, mga mamis. So, mayroon na tayong ginawa doon at katulad ng sinasabi ko, ang ating lahat ng mga pampaswerte ay pwede nating pasinagan sa moon kapag ka natiyak natin na talagang mayroong pulmon. So, nakita ko na kagabi, mga mamis, na pulmon. So, ngayon, ngayong gabi ay magsiksikan pulmon pa lamang. So, pwede tayong gumawa nito, mga mamis. At ang gagawin natin dito ay hawakan natin sa ating dalawang kamay na tumitingala tayo sa pulmon. So, lahat ng kabigatan na nangyayari sa ating buhay or sa yung kabigatan na ating nararamdaman ay pwede nating ihiling dito sa ating water. So, hawakan natin ito ng ating dalawang kamay at pagkatapos ay ihiling natin dito ang lahat ng ating mga kahilingan. Unang-una po na ating alisin ang kabigatan sa ating buhay. At ang pangalawa, ang ating mga kahilingan na para ikakabuti sa ating buhay. At hilingin natin ang lahat ng kagandahan na mangyayari at darating sa ating buhay. Kayo na po ang bahala, mga mamis, dahil kailangan na galing sa inyong puso ang lahat ng ating mga kahilingan dito. So, pagkatapos natin gawin ito, ay katulad ng sinasabi ko, tumingala tayo sa buwan habang tayo po ay humihiling. Kung halimbawa, mga mamis, pwede po kayong lumabas sa inyong bahay at kailangan siyempre na walang nakakakita, ay kailangan natin gawin ito at tumingala tayo sa buwan at humiling ng lahat ng kagandahan na mangyayari sa ating buhay. At pagkatapos nito, iwanan nyo po ito doon. Kahit na maglagay kayo ng upuan doon at pagkatapos, takpan nyo lamang ito ng kahit anong mga mamsi, kahit plastic or mga silupin natin dyan na transparent, takpan nyo lamang po ito at ibilad natin ito sa liwanag ng buwan. Pag ganito na po siya, mga mamis, kailangan ang ating mga gagawin ito ay i-focus natin ang ating intention sa ating lahat na kahilingan. At ganun din po, mga mamis, ay kailangan din po natin dito ng ballpen na kulay pula, mga mamis. Ang kulay pula na ballpen o kaya ang kulay green, dahil ito pong kulay pula ay nagsisimbolo ito ng swerte at
kaligayahan natin sa ating buhay. So ang pinapakita ko sa inyo mga mamis, ito ay kulay blue dahil naubusan din po ako ng kulay pula at wala rin po akong green. So ang ating kailangan dito na ballpen, green at saka kulay pula, at pagkatapos ay sumulat din po tayo sa ng lahat ng ating mga kahilingan. Lahat ng ating kahilingan ay isulat natin dito mga mamsi, at lagyan po natin ito ng mga lagyan po natin ng pangalan. Halimbawa, ang pizza ngayon mga mamis, ang pizza ngayon at ang taon, atin po itong isulat. At pagkatapos, ang ating totoong pangalan at birthday, yung pizza ng ating kapanganakan. At pagkatapos, lahat ng ating kahilingan ay isulat na rin po natin dito. Una po nating alisin ang ating mga kahirapan. At ang pangalawa, isulat natin dito yung ating mga kahilingan, at lahat kailangan yan mga mamis ay nagagaling sa inyong puso, at kailangan positibo kayo sa lahat ng inyong gagawin. So dyan po mga mamsi, pagkatapos nyo pong isulat ang lahat ay isulat nyo rin po sa baba ang inyong pangalan. At pagkatapos yung buong mga sinulat nyo dyan sa loob na yan mga mamis ay chikan nyo po yan mga mamis. At pagkatapos dyan ay tupiin nyo po ito nang papunta sa inyo ng 5 beses. Depende po sa inyo, ang mahalaga ang pagtupi ninyo ng ating papel ay palaging papunta sa atin. At kumuha din po kayo ng ating buhok, mga mamis, yung sarili nating buhok. Magbunot po kayo ng kahit 3 lamang po, at pagkatapos isabay nyo na doon sa pagtupi ng ating papel na ito. At pagkatapos nyan ay halimbawa mga mamis, nakuha nyo na ang papel, nakasulat na kayo ng papel, ay ang papel na ating sinulatan mga mamis ay ating din po munang ilagay dito sa ating dito sa baba niya mga mamsi. Halimbawa ito po ay ating pong pinasinaga ng liwanag ng buwan. Ilagay po natin ang ating papel dito, at pagkatapos iipit natin dito sa ating tubig. At pagkatapos mga mamsi, kinabukasan bago sumikat ang araw, bumangon po kayo at kunin ninyo po ang ating tubig at ang ating papel. At ang ating papel na yan mga mamis ay isiksik po natin yan sa loob ng ating ungan. At palagi po natin isipin na halimbawa mga mamsi, tayo po ay matutulog, isipin po natin palagi ang ating mga kahilingan na yan po ay nagaganap na, nangyari na siya. At ito pong ating tubig mga mamis ay ang ating gagawin dito. Halimbawa, kinuha na natin ito sa halimbawa, hindi pa sumikat yung araw mga mamsi. Kunin natin ito at titingala tayo sa langit at inumin natin ang tubig na ito. At isipin natin ang lahat ng ating mga paghihirap, kabigatan sa buhay na dinadala. Yan po ay maaalis na sa tubig na ito habang ating iniinom. At isipin din po natin yung ating lahat na kahilingan na yan po ay nangyayari. Isipin natin na nandoon na tayo sa lugar na mga kahilingan natin. So mga mamsi, sana po ay naintindihan nyo ang ating mga sinishare na ito, ang mga bagay na ito, at positibo lamang po tayo sa lahat ng ating gagawin ito mga mamis upang lahat ng ating kahilingan ay magaganap. At bago ko po nga pala mga mamsi makalimutan, ako po mga mamsi ay gusto kong i-share sa inyo din po mga mamsi ang aking anak na mayroon din po siyang FB page at saka sa YouTube. So siya po ay iba rin po ang kanyang content na ginagawa. So siya po ay tumutulong din po sa ating mga kapatiran na nakikita niyang nahihirapan. So kahit sa kunting bagay lamang po mga mamis, yan po ay sinisikap niya na siya rin po ay makatulong sa abot ng kanyang makakaya. So ang kanyang pangalan mga mamis, kung gusto ninyong i-search sa FB ay Vance Crazy. At ganun din po dito sa ating YouTube. So hangad ko po mga mamsi na atin po siyang suportahan sa kanyang mga gustong gawin sa buhay, dahil wala pong masama kung tayo po ay tumutulong sa ating kapwa,
sa abot lamang ng ating mga kakaya. Wala naman po yung pilitan. Kung ano lang ang nanggagaling sa iyong puso, mga mamsi, yun po ang mahalaga. So mga mami, sana po ay naunawaan nyo at naintindihan nyo ang ating sinishare ngayon, na ito po ay talagang nagbibigay sa atin ng kasaganaan or katiwasayan sa ating buhay, kagaanan sa ating buhay. Dahil tulad ng sinasabi ko, ang water ay life. So ang tubig na ito, mga mamsi, lahat ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay ay pwede niyang linisin. So katulad din po ng kabigatan ng ating buhay ay pwede niya rin pong iwas out yan. So ang tubig din po ay pwede rin pong nagbibigay din po ito sa atin ng kasaganaan sa ating buhay. Kung kaya gawin natin ito ng may taos puso at walang pag-alinlangan. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. At sa lahat ng aking mga nagsusubscribe ay nagpapasalamat po ako sa inyo, mga mamis. At sana po ay suportahan nyo rin po ako palagi sa lahat ng ating video na i-upload. At i-share nyo po ang ating video upang tayo po ay dadami na rin po, mga mamis. At tayo rin po, the same time din po, tayo po ay makatulong sa ating kapwa. Yan po ang ating mga aninanais sa ating buhay. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.